Mel, dinepensahan nga ni Red Cross Chairman Richard Gornon ang posisyon ng Red Cross na huwag i-turn over sa lokal na pamahala ng Maribohok ang kanilang mga dalang relief goods para sa mga residente doon. Ayon kay Gordon, malinaw ang patakaran ng Red Cross pagdating sa pamamahagi ng relief goods. We have to have accountability to our people, to the people who give us. We have accountability to the people who are vulnerable. And the Red Cross is created by the government because of its commitment to the Geneva Convention na ang Philippine Society, ang Red Cross, they will be respected with the principles of humanitarianism, independence, neutrality, impartiality. Anya, naging maayos ang sistema ng Red Cross nang dumating sa Maribohok noong Miyerkules. Bukod sa pagkuha ng pangalan ng beneficiaries, may koordinasyon din daw sa lokal na pamahalaan. Hindi raw sistema ng Red Cross ang mali, kundi ang patakaran ni Mayor Evasco. Katunayan, mali na raw na paglabag ito sa RA 101211 o Philippine Disaster Risk Management Act. Ayon sa Section 19, ipinagbabawal ng batas ang pagpigil sa pagpasok at pamamahagi ng relief goods sa mga disaster-stricken areas. He thinks that he is the only power. A case can be filed against him sa ombudsman. Wala raw siyang balak na pangunahan ang pagsasampa ng kaso. Kung nanaisin, gobyerno raw ang maaaring magsampa laban kay Evasco. Sa ngayon, patuloy raw ang pamamahagi ng relief goods ng Red Cross sa Maribohok at iba pang mga lugar na naapektuhan ng lindol. We will give to Maribohok. We never stop. Nobody can make us stop. Mel, ayon nga dito kay Chairman Gordon, ay kinausap na raw niya si DSWD Secretary Dinky Soliman tungkol dito at hiniling na rin niya na tingnan na rin ng departamento kung nangyayari na ito sa iba pa mga lugar. Kasabay nito ay nanawagan naman ng Red Cross sa publiko na huwag silang magpa-apekto dito sa issue at patuloy pa rin magpaabot ng tulong sa ating mga kapuso na naapektuhan ng lindol. Mel? At siyempre, ating papangalandakan at paglalaban ang karapatan ng ating mga donors sa lahat ng pagkakataon. Tama yan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Teresa Andrade.